So ayan guys, welcome back na naman sa panibagong video natin. So nandito tayo ulit ngayon sa HYX Enterprise para sa isa na naman bike check video ng kanilang mountain bike. Ayan. So kapo nakapag-video tayo ng isang mountain bike nila ng HYX. Sa mga hindi pa nakapanood guys, lalagay ko na lang dito. Ayan. So pindutin nyo na lang yan. Ayan. So ngayon magpa-bike check tayo ng isa ulit na HYX. Guys, napakaganda nito, promise talaga. So wala lang intro guys, diretso na tayo sa bike check video ng HYX. Excited na kasi ako. So samahan niyo ako guys. Guys, ang ating mountain bike na HYX. So sisimulan natin ang bike check video dito siyempre sa ating frame. Ayan. Ang frame nga pala natin guys ay made of carbon. So itong iba bike check na to ay size 19. Ayan, sinukat ko yung kanyang seat tube guys eh, size 19. Kung hindi ako nagkakamali, large ito or XL. Ayan, pakicorrect na lang ako guys. Hindi pa ako nakapag bike check kasi ng large eh, saka XL. Pero sinukat ko yan, 19 inches mula doon hanggang dun, center to center, 19 inches. Ayan. So, punta tayo dito sa kanyang head tube. Ang head tube niya, guys, ay tapered. Kasi, ayan, may nakasulat dito, guys. So, makikita nyo, tapered head tube. At kung hindi ko lang kakamali, naka-internal yung kanyang ball bearing. Nakatago kasi, oh. So, base sa pagre-research ko, merong integrated saka internal. Naka-internal daw to. Ayan. At merong logo rito ng HYX. Eh, kaya makikita nyo guys, oh, logo. Pag kinapa mo to, parang decals. May makakapakaw. Pero pintura yan guys. Yan, pintura. Kapal oh, tingnan nyo. Yan. Tapos dito sa top tube. Sa top tube may makikita kang 29er. Ayan, 29er yan oh. Tapos dito sa ibabaw, may makikita kang Innovation Technology Design. Ayan. Ginamitan syempre ito ng teknolohiya sa pagdi-design at sa paggawa. At yan ay dito meron kang may nakasulat na HYX. Tapos dito, Chinese character yata ito guys. Kung hindi ako nagkakamali. At kapag kinapa mo, ganun pa rin. Para siyang sticker. Yan on. Nakaangat siya. Ganda oh. Na silver siya. Tapos dito guys, ang lapad. Siguro 4 inch to. Kung hindi ako nagkakamali. Lapad yan. Pagdating dito, siguro mga 2.5 inch na to. 2.5 inch. Yan o. Tapos dito tayo sa seat tube. Ganun pa rin, napakakinis dito. Tapos, may logo ng HYX dito sa kanyang seat tube. Meron dito silver na design. Yan. At may makikita ka ditong Aero Carbon Super Light. Ang gang nito guys. Yan, ang gang. Mamaya sabihin ko kung yung timbang. At meron tayong dalawang lalagyanan ng bottle cage holder. So, dito, kagaya na sinasabi ko sa ibang video, dito nilalagay yung beer. Dito nilalagay yung pulutan. Ayan. At dito, ito guys. Kita nyo, meron siyang lalagyanan dito ng FD. So, pwede kayong maglagay ng FD, may nakaabang. Pero sa design na to, naka 1x lang tayo. Ayan, mamaya pupunta tayo dyan. Dito, tingnan nyo, ang kinis oh. Ayan. So, pupunta tayo dito kanya sa kanyang chainstay. Walang masyadong design, malapad lang to. Then, papanipis doon. At may nakalagay na HYX. Ganon din sa kanyang seat stay. Ito nga pala guys, ay naka true axle na. Ayan, true axle. Walang masyadong design. At kagaya dun sa una nating na bike check na video, may lining na silver. At may nakasulat na to dare is to ride. Ayan, oh, ganda ng frame natin. So, punta tayo sa kanyang fork. Ayan, wala na yata tayo nakalimutan sa frame. Punta tayo sa fork. Ang fork niya guys ay air fork. Ayan, air fork na gawa ni Extreme. Ayan. Pupunta tayo sa kanyang crown. Hindi ako lang kakamali, crown to. Aluminum yan, aluminum. At dito yung air valve cover. So guys, huwag niyo iwawala yan, ingatan niyo yan. Napakahirap maghanap niyan or bumili pag nawala. At meron tayong
remote lockout. Ayan guys, oh, naka-remote lockout tayo. At ang stansya natin ay 120 mm ang travel. At meron tayo ditong rubber indicator ng inyong pagba-bounce, bounce, bounce. Ayan, yung inyong talbog-tagbog. At syempre, ayan, dito nakalagay yung kable. Meron siyang mount dito. At may nakasulat doon, no? Rebound, minus, saka positive. So meron pala itong rebound adjuster. So meron siya sa ilalim. Ayan. Ang taba nga pala na to, guys, ay 636 daw. Taba, guys, oh, taba, oh. Ayan, oh. 36 ang taba. Ayan. So nga pala, guys, naka-true axle na rin ang ating fork. Ayan, naka-true axle na rin. So nandito na rin naman tayo, director tayo sa kanyang wheel set. Ayan ang kanyang wheel set, guys, oh. Yung hubs niya, nasan? Ayun. Yung hubs niya, gawa ng Novatec. Novatec na DH61SB. So, bilangin natin yung holes niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, hindi lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tama ba ako? 14? 28 holes. Tama ba? Ulitin natin. Hindi ako mapaniwala, guys. Parang konti eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, guys. 16 times 2, 32. 32 holes ang ating hubs na naka-aluminum na yan, CNC. Tapos, stainless steel or ang ating spokes or rayos na naka-double wall alloy. Gawa yan ng Extreme Pro. Ganda, guys. May eyelet, oh. Ayan, oh. May eyelet ang ating rims. At ang gulong natin ay gawa ng CXT Jack Rabbit. So, bite to ni Jack na may alagang rabbit. Yeah. At syempre, ang kanyang size ay size 29 by 2.25. So, kung nakikita nyo, guys, sa video, doon tayo sa kabila. Syempre, ganun din. Novatec na hub. Ayan, oh, Novatec na hub na 32 holes, stainless spokes, double wall alloy na gawa ni Stream, at CXT Jack Rabbit na gulong na 29 by 2.25. So ang lapad ng gulong natin, at palagay ko fast rolling to, guys. Yan. At nandito na rin tayo. Punta tayo sa cogs. Ayan, cog, guys, oh. Yung cogs niya, bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 speed na cogs. Kung hindi ako nagkakamali, guys, SRAM to. Yan. Wala kasi ako masyadong, hindi ko makita, guys, yung tatak ng cogs natin. Ayun, SRAM, guys, nakikita ko na, SRAM. Maliit lang, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed na SRAM. Tapos, ang kanyang RD ay SRAM SX. Ayan, SX, SRAM XX. At ang ating chain ay gawa ng Eagle. Eagle ang nakasulat, SRAM. Ayan, Eagle SRAM. Ayaw mag-focus. Eagle, yun, SRAM. SRAM ang ating chain. At dito naman tayo sa kanyang crank. Ayan, makikita nyo, guys, oh. SRAM SX na 170 mm, kung hindi ako nagkakamali, guys, na hollow tech. Tapos, ang kanyang chainring ay narrow wide. Gawa pa rin niya ng SRAM na 34 teeth. Eagle Technology. So, lilipad ka. Parang agila kapag ginamit mo itong bike na to. Ayan, di ba? At kung ako nagkakamali, ayun, Halotech, bottom bracket tayo. Ayun, oh. Di ba? At punta tayo sa kanyang preno. Sa guys, sa preno tayo. Ayan. Yung preno niya ay gawa ng Shimano MT200. So, yung caliper niya ay naka-post mount. Ayan, makikita nyo, guys, ang ganda, naka-post mount. Ang linis niyang tingnan. Siyempre, ang ating rotor ay gawa yan ng SRAM na centerline. 160 mm yung ating rotor. Ganda, guys. Oh. Oh, diba? Then, sa kabila, ayun, guys, sa kabila, Shimano MT200 din, yung kanyang caliper, naka-post mount din. Naka-post mount din. At ang kanyang rotor ay gawa ng SRAM centerline 180. So mas malaki yung rotor sa harap compare sa likod. 180 to,
160 yung sa likod. So, punta tayo sa kanyang handlebar. Ito yung kanyang handlebar, guys, oh. Yan. Ang kanyang lever ay Shimano. Shimano MT200. Hydraulic brakes. Ganon din sa kabila. Shimano MT200 na hydraulic brakes. At ang kanyang shifter ay SRAM SX. Ayan, oh, parang may agila doon. Oh. Ayan, Eagle Technology. So, lilipad ka dito. Then, tingnan natin yung kanyang handlebar. Alloy yata, guys, to. Hindi ako nagkakamali. Yan. Alloy. Alloy ang kanyang handlebar na 690 yata, guys, ang haba nito. So, hindi ako nagkakamali. 690 millimeter. At, 680 pala, guys. 680. At ang kanyang stem ay 75. So, hindi ako nagkakamali, guys. Made of aluminum yan. Yan. Siyempre, ang kanyang spacer ay merong isa, dalawa, tatlong 1 cm. Isa, dalawa, tatlo. At ang kanyang dust cover ay gawa ng Neko. Siyempre, ang headset niya ay gawa rin ng Neko. Then, punta tayo sa kanyang handle grip. Yun, guys, apakasarap hawakan ng handle grip niya, guys. Oh. Tamang-tama to sa mga maglo-long ride. Ang lambot. Yan, oh. Para umawak ng jelly. Lambot niya, guys. Saka makapit. Tapos, isa lang yung lock niya. Nandito yung lock. Gawa yan ng extreme. So, may lock yan. Di tornilyo na yan. Asan yung tornilyo? Napin natin. Ayun. Ayan yung tornilyo niya, guys. Oh. Oh, di ba? Tapos, may end cap. Yan, may end cap. And dito naman tayo sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya ay 34.9. So, naka-fix yung seat clamp niya, di tornilyo. Ayan. At ang kanyang seat post ay gawa ng Extreme 1. Alloy na to, guys. Ang taba nito, 34. Taba, oh. Palagay ko, guys, nasa 400 mm ang haba nito. At, ayan, oh. Kita nyo naman, hanggang dito, aluminum, oh. Made of alloy. At ang upuan niya, ganun pa rin. XT. Gawa ng XT. At ayun, may butas pa rin dito, labasan ng ihiya pag naiihi ka. Siyempre, pag nag-long ride ka, hindi ka nahihinto. Baka maiwanan ka pag huminto ka. Dito, labasan ng utot yan. Yan. Pag nautot ka. Yan, di ba? So, napakaganda. Ito pa pala, guys. Baka makakalimutan ko. Yung kanyang pedal, ang ganda, guys. So, oil slick na sealed bearing. Napakasmooth ng ikot niya, guys. Kita nyo naman, oh. Tapos, ito, layo. Siguro nasa 1 inch to 1 and a half inch na layo nito. Ayan. So, ayan guys, ang ating bike check video ng HYX. So, napakaganda nito guys. So, baka gustong bumili at tatanungin kung saan kayo makakabili. Dito lang yan sa HYX Enterprise. Ilalagay ko na lang sa description guys yung address at contact number nila. So, direkta na lang ninyo silang i-message sa Facebook or tawagan ninyo sa cellphone. Ayan. So kung nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutan pindutin ng like. Siyempre mag-comment na rin kayo sa bike na to kung ano yung masasabi ninyo. Pero ako masasabi ko guys, napakasulit ng ipambibili nyo dito. Napakaganda ng bike nito. Wala ka nang papalitan. Pera na lang kung magkasakit ka ng upgradeitis. Ayan. So huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So palagay ko magbabike check ulit tayo ng isa pang HYX or kaya Extreme Bike. Ayan. So kita kayo sa susunod na video. Bye bye. Paalam. Bon voyage. Woo!